Una siyang nakilala bilang si Kuya sa isang fast food commercial. At ngayon, isa na siyang ganap na aktor. Lahat ng ito, kanyang naabot sa kabila ng taglay niyang kondisyon. Ngayong gabi, sama-sama tayong humanga sa kwento ng tunay na buhay ni Kuya Paulo Pingon. How are you? Hey, pa. Nagkaroon siya ng mga TV guesting. Yeah. Ikaw, sino crush mo? Si Pulit. Pulit! Nakasama rin siya sa children's show na One Day, Isang Araw. Narating niya ang lahat ng ito sa kabila ng pagkakaroon ng Down syndrome. Hirapan ka ba? Hindi po. Mapira. Siya ang nakilala nating Kuya Paulo. Pinanganak rin na may Down syndrome si Carl Paulo Angelo Pingol noong October 14, 1991. Panganay siya sa dalawang magkapatid. Siyempre, noong una, I felt devastated. Kasi siyempre, parang first question was, bakit kami? Bakit sa amin? He's our first child, tapos ganun pa yung nangyari. But eventually, we got to accept it. Of course, with the help of family. Tapos nag-consult kami with doctors, with specialists. And from then, we knew how to handle him. Paolo, kamusta ka today? Fine. Bakit gusto mo maging artista? Artista na po ako. Paano ka napasok sa commercial na yon, Paolo? Kuya po si Kenneth, di ko, kuya ko po. Mm-hmm. Nag-audition ka ba dun sa commercial na yon? Opo. Nag-audition? Opo. Tapos, nung nalaman mong ikaw yung nakuha, ano? Anong ginawa? Tumalong ka ba sa saya? Ano bang... Tatlo ko, sisaya po ako. Sa mga kagaya ni Paolo na may Down syndrome, ang pinakamahalaga raw ay ang suporta at pang-unawa ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Mapagmahal, super mapagmahal. Masipag naman, kaya lang minsan medyo pag-ayaw. Wala, sabagay wala siyang tantrum eh. Hindi ka mukha ng ibang bata na ganyan na may tantrum. Siya wala. Sa ngayon, sumasailalim si Paolo sa special education. Kabilang sa itinuturo rito ang mga simpleng gawaing bahay. Mm-hmm. Pero teacher, bukod sa academics, no? Ano pa yung tinuturo mo kay Paolo? Ano siya? Yan, yung mga kagaya ng... Kasi yung mga activities for daily living. Halimbawa, yan. Yung mga juice, may hindi siya sa chocolate drink or juice, ganyan. So, dapat siya na yung matutong gumawa nun. Kasi huwag na yung siaya, yung gano'n, diba? Oh. Tapos kunyari, yung sandwich, yung egg sandwich, gusto niya yun, favorite niya rin yun. So, minsan, gagawa rin kami ng egg sandwich, gano'n, diba? Yes! Sige nga! Pakita ang mga kami. Ano magagawin mo ngayon? Anong titimplahin mo? Malo! Chocolate drink. Chocolate drink. Yan ang favorite po niya. Ang favorite niya yan. Chocolate. Ilan ang lalagay natin, Kuya Pao? Two scoop. Dito na lang, paano ba? Naku, next time cooking show ka na. Gusto niya yun. Gusto niya. Two scoops. One. Two. Alright. Ano susunod, Paolo? Tubig po. Tubig na. Malamig na tubig. Yummy. Favorite drink mo yan? Chocolate? Yes. Patunay si Paolo na ang pagkakaroon ng Down syndrome, hindi hadlang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang mga may ganitong kondisyon, hindi dapat hinuhusgahan o iniiwasan. Lalo nga't kung tutuusin, sila'y mga espesyal. Ano po para sa inyo, Lola, anong aral ng tunay na buhay ni Paolo? Huwag mo siyang ikahiya. Huwag mo siyang itago. Pagmalaki mo siya, bigay mo yung ganang para sa kanya. I-treat mo siya ng kamukha ng pagtingin sa ibang mga tao.